Your team is banning. Your team is picking. Claude. Your team is picking. Your team is picking. Kufra. Your team is picking. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Minotaur. Your team is picking. Rafaela. Your team is picking.
Good evening, ladies and gentlemen. At syempre, heto naman kami muli. Nagbabalik sa inyong harapan para matunghayan ang game number 4 ng ating laban na ito. It's going to be a battle between SGD Omega at saka ng Aether Atlas. At kami, ama na magiging shoutcast nyo for this game. My name is Zeus. And I'm JB. At ayan, welcome back to Just ML League 4. At ito na, nakapo. Para sa lineup ng Aether Atlas, meron sila itong Claude, Kufra, Esmeralda, Lapu-Lapu at saka Rafaela. Para naman dito sa side ng SGD Omega, Harith, meron din sila ditong Thamos, Kari, at syempre Minotaur, and as their support is itong si Estes na ngayon lang natin napansin dito sa ating game na diba? Parang tagal na wala-wala sa meta ni Estes. Sa bagay, same thing Rafaela din naman, di ba? Hindi rin naman masyado usable itong mga dalawang hero na to. Pero kasi kailangan ng sustain dito ng Aether Atlas, kaya din siguro nalang kinuha dito itong si Estes para matulungan itong si Minotaur. Oo, pangmatagalan sa suntukan, kumbaga talaga matira matibay. Ihil at ihil ko yan kahit anong mangyari. Yun, tingnan natin. 2-1 na tayo nga pala dito, ha? Oo nga eh. JB, nako. Yari, 2-1 na tayo in favor of SGD Omega at 1 win away na lang. Champion na sila. Oo nga, champion na ulit, which is alam naman natin ang SGD Omega, the very first champion sa pinakaunang Just ML. Yun, oo, sila nga pala ang kauna ng champion ng Just ML League 1. Way back February at or January, hindi ko na maalala, pero basta yun na yun. Pero sila ang kauna-unahang champion ng Just ML. So, Aether Atlas, kailangan nilang bumawi para nga naman makapilit dito ng game number 5. At siyempre, ma-redeem nila yung sarili nila kanina dun sa loss na yun sa game number. Oo, natalo sila. Game number 3 rather. Sayang, pero at least natabla nila ang series into a 1-1. Kaya hindi sila, walang clean sweep na mangyayari mga bestyo. Pero ito na naman, Esmeralda ni Kuya Cartizi. Nako po. Kumbaga, wala nga ang Kagura, wala nga ang Harley, pero binigay yung Esmeralda na naman. Parang hindi na, parang wala silang pake, no? Sa Esmeralda, bigay nila kung bibigay, pero sa bagay, op, eto na, tamang ang pangalan na sa bottom lane, 2 against 1, pero takas, disengage na lang din dito ang dalawa sa bottom lane natin. Mga top lane, ganun din, walang ka-lane actually pala dito, Minotaur tsaka Kari. Which is mahirap, kasi pag nabigyan mo ng space si Kari, magsasuffer at mapapunish kayo niyan mamaya. Yun lalo lang kung makahanap ng magandang posisyon niyan. Oo, diba? Isa pa yun, pagka nagkalitiman na. Oo. Lalo na pag may item na. Ang kinaganda kasi sa mga marksman dito, walang pa isa skills yan. Normal attack ang kailangan niyan. Oo nga eh. Normal attack. Wala, may arit talaga yan mamaya dito. May arit talaga. Hindi katulad pag mga ibang hero na pag na-burst mo at di mo napatay, tapos na, cooldown ng skills. Pero pag marksman, nako, normal hit, still a normal hit. Pero ito nagkapagpahan naman, we know one's fury. Good fight na din, first blood has been taken dito by Aether Atlas. At ako, babalag pa nga, Cartizi mo, mamamatay din. At ayun, guna 2-0 kagad. At gusto pa yata ng Chicken Joy. Isa pa nga, pero teka lang, umahabol nga dito itong si Levi para makabawi. Pero, Kari, napakaganda ng pangyayari dito sa kanya, kasi kita nyo naman naka 2-0 na sila, hindi pa siya nabawian dito ng SGD Omega. But the turtle, nakuha din ng Aether Atlas, parang 3-0 na, kumbaga, dito sa team na ito. Oo, at mga naman, tingnan natin kung hanggang saan. Na naman, mukhang dire-dire-dire ng bato ng Aether Atlas ang kanilang kalamangan this time na i-force nila ng game number 5. Oh, baka mag-champion ang SGD Omega. Pero wait lang. Wait nga lang pala mga bestie wap. Meron tayong free giveaway, dalawang mananalo mamaya. Oy, giveaways mga sir. So, alam nyo na, maghintay-hintay kayo dyan. At syempre, share nyo na yung ating stream. Baka naman kayo na susunod manalo at wala kayong sharer badge, di ba? Oo. Syempre, pasikat na din kayo dyan. Mag-comment-comment kayo para nga mapansin kayo. Sino yung gusto nilang manalo? Oo nga. Diba, bet nila na team. Ayan, supportahan nyo na mga ibigay. Pero, dalawa ang pamimigay natin pagkatapos ng laban na ito. Okay, papalala nyo sa akin yan. Basic lang. Oh, that is brought to you by Kuya JB. JBS! Ito! Ito pala yung JBS ito na yun, ha? JB is the good one. Pero, ayun na nga, nakabasag na din ang Tore dito. 1-1 lang. Sobrang close ng laban. 3 minutes, isipin nyo. Tiki isang Tore agad. At nasulit na nga dito ng Aether Atlas yung first na turtle. Pero wait lang, may nagaganap na nga dito ngayon. Tier 1 middle tower, mababasag nitong si Harith. Kumbaga, namumulit lang siya dyan. Kaya nga, tama nga naman. 4 minute on target game time na. Nako, ang ganda ng space na nabibigay ka na nakukuha kagad ng Aether Atlas sa early stage game. Middle lane turret, pag nabasag yan, talagang space yan. Oo. Kasi yung vision kagad na makikita nila sa kabilang side ng river, mapoprovide na para sa kanila. Pero ito, sa top lane na nga, may pangarip sa panito kay JB. Opo, ito nga si Levi. Medyo nasa pangarip. Medyo nasa mali, pero andyan naman kasi yung teammate niya para tumulong. Pero gaya nga ng sabi mo, uy, teka,
Yung turtle, very important talaga to eh. Kasi yan yung isa sa magbibigay ng gold for your team, for you to get your core items really fast para mag-online yung mga cores nila dito. Pero gaya na sabi mo kanina, ma-open dito yung dalawang buff ng SGD Omega na pwedeng-pwede kunin ang Aether Atlas ng mabilisan. Diba? Na, oo. Eh, tingnan na natin dito mga best buff. SGD Omega, they have a late game potential din naman dito if they say ever so. Kasi they have a clone. They have a marksman. No? Even though na lahat, kung lahat na ng skill namin, mag-cooldown, meron pa kaming cloth na mag-normal hit sa inyo and still, that's a damage. Oh. Massive damage siya na pagka-marksman pagka-late game. Naku po, napakasasakit niyan. Napaka. Pero sa early game, naku, lalambot. Oo, yun nga lang. Yun. Oh. Kaya kailangan nilang protektahan dito itong si Claude, which is nangyayari ngayon. Kita naman natin, nagpa-farm lang si Claude, free farm lang. Kung baga, tumataba si Gary, tumataba din dito itong si Claude. No, diba? Tama. Pero, we'll see. Naku po, para sa akin dito, early game, nasa Aether Atlas talaga eh. Mas napapaganda ang ikot ng rotation ng Aether Atlas. And I think this is a good practice grounds para sa SGT knowing na may laban nga pala sila ng MPN this coming Saturday and Sunday. Oy, na alam nyo na mga sir, supportahan din natin siyempre sila dito. Pero bago yun, dito muna ayos Just ML League 4. Pero wait lang, mukhang nagkakaroon ng ambahan dito sa may top lane ba? Magdi-disengage lang sila. Guys, engage na nga rin mga best. 6 minutes onto their game time na. Naku po, iba na ang takbo ng iip ng hangin dito. All tier 1 turrets has been shotted down na on the side of SGD Omega. Space created na agad para sa Aether Atlas. They can now invade blue buff na rin nga dito. Even the buff, even the jungles, malaya na sila makakalakad. And they can now initiate a play na tago lang sila sa bush mismo. Ito na, yun lang. May mabibigyan nga dito sa my bottom lane tank. Mabibigyan, naka-out. Masyado maulot eh. Maunat ko natin sa fighter. Fighter hero ang para dito ay Kuya Teng. Uy, grabe naman talaga yun. Pero teka lang, kami magagalit nga dito sa side ng Aether Atlas para bumawi. Teka lang. Hindi, kumbaga dito yung Aether Atlas, chill lang din sila. Ayaw nilang magpilit ng teamfight. Kung meron silang makuha, makukuha nila. Pero ayaw nilang mag-overextend, which is a good thing. Na meron silang disiplina dito. Pero eto si Kari, kumukuha na ng turtle. Buti binakapan na. Second yata, second or third, I didn't know. Pero basta, yun na yun, sobra kasing intense ng laban. Kaya ultimo yung pag-count natin ng objective ng turtle. Eh, di ko na rin nga napansin. Pero, yun na nga. Yun na. Well, sa kanila ang turtle na yun as we speaking. Now, grabe, ibang golden din naman dito. Sabagay, 2K lang. Lumit ng konti. Kung kanina 3K, naidikit naman nila. Kahit pa paano, ng 2K na lang. Pero, Malaki pa rin na may tuturing yan kasi maga isang item. Isang item na. Item na kalamangan dito ng Aether Atlas, which is mahirap. Lalo't meron sila ditong Kari at Harith na makulit para, alam naman natin, na mambosen dito sa SGD Omega. Oo. Tignan natin paano i-utilize yun ng Aether Atlas. Yep, eto na nga. Naupo. Uy, si Claude dito, tamang takas lang din matmambout. If you're going to take a look, nag-caprit na pala ng hero si Kenji at si Teng. Si Kenji naman ngayon ang nag-tamus at si Teng naman ang marksman o carry kasi sa rules nila si Kenji mismo address na go offline which is a fighter. Kaya nag-switch sila. Marksman dapat si Teng madalas most likely. Ngayon siguro dahil nagka-aumayan dapat pinag-aano no pre baka nagka-aumayan na kayo sa hero nyo ha. Switch naman tayo ng role. Kaso yun nga lang. No question here is the hero mastery. Kano nila ka-master yung hero na naipagpalitan sila. Totoo. Pero mukhang gamay naman talaga nila eh. Kasi kita naman natin, this is the game number 4. A very crucial match actually. Kasi kung sinong manalo talaga dito, it's either makapilit ng game 5 or umuwi na panalo for this Just ML. So I think they are confident. Pero wait lang, itong si Teng confident. Yata na makakatakas. Tapos yun na andyan. Pero papasok yata sila. Binaliwala lang niya. Hindi niya tinakasan. Parang dinistahan siya niya lang sabay silip-silipan lang na vision lang din naman. Pero ito, nag-out sila ng jungle kay Levi sa top lane. Naku po, medyo sayang din naman yun. Malapit na magdabog ah. Oo, malapit na magdabog. Ito na. Pag ito, nagwala. Naku po, kakalampagin niya yung lupa. Pero si Hen, tama siya. That's the ultimate of Kufra. I see. So, yun. Yung ginagawa niya. Pero teka lang, Esmeralda. Wala eh, kumbaga setting up pa lang talaga sila dito. Kita mo, 9 minutes, 2-0 lang. Oo. 2-0 lang mga sir, pero ito nga si Lord, kinukuha na ngayon. Teka lang, may nangyayari na nga dito ngayon. Mukhang magkakaroon ng pagsakan.
Okay, ito na. Nagkakakita na nga po. Zaman Force, inilapag na. Naupo, ito pa. Tamang hill lang din naman para kay Matt dito. Pero sa harit natin, takas lang. Bamba out, naiwan. Dito ang kanilang support na si Estes. Minomino wants Fury. Para kay Minotaur, tamang pagdanabog lang. Pero narasuntukan ulit. Naupo, ito pa. Blink out lang. Si Kuya Minotaur natin sa bilang banda. Takas pa nga. Naupo, patay si Kari. Pero patay din naman si Rafaela sa bilang banda. Damay din naman patay ni Esmeralda. Has been shot down. Claude has been, shot down as well. Last two man standing na lang dito para sa Estes. Gamay with a double kill para kay Teng. Last man standing na po si Lapu-Lapu. At ngayon, parang nangyari lang dun sa Cebu. Si Lapu-Lapu na lang yata yung natira dito sa mid lane sa side ng SGD Omega. Pero Lord, sinusubukan kunin ngayon dito ng either Atlas. Aano ba dito si Levi? Nopi! Grabe naman talaga yon. Pero grabe kasi yung sustain na nai-apply dito nitong si Estes. Siya yung game changer ng either Atlas. Ang ganda ng pangyayaring yon doon sa may side nitong si Lord. Kung sakali man, kung sakali lang na ipanalo ng SGD Omega yun, pwede nilang maipalik na doon larong yun. Pero 6-1. Yun yung game, oh, yun yung game moment nila. Yun yung comeback moment nila kung sakali. Pero sayang, eh, still, either Atlas ang nakalamang sa engagement din. I think the reason why, dahil yung sa hill din ni Estes. Totoo. Grabe. Kasi nasustain nila dito si Minotaur. Pagtapos niya magtabog, nasustain pa niya eh. Kaya niya pang mag-round 2 eh. Oo, diba? Kaya pa round 2, kaya pa pumalag ulit. Kaya pa pumalag ulit. Pero Esmeralda, ito yung isa sa mahirap talaga na hero. Kumbaga, parang dalawang buhay eh, di ba? Kung titignan natin, napakakapal ng kanyang armor. Palag kung palag. Pero teka lang, magwawala na ba dito itong si Besimo Minotaur? Ayun yung dapat natin malaman. Objective na. Basic lang. Basic. Kuha lang din ang Torre. Nako, top lane. Nasa top lane yung ano, ayun Lord. Feeling ko, di na sinabayan ng ano, na either Atlas. But I think they wanna get a tier 330 to outro bottom lane. Opo, ito na. And barrier engagement naman like sa turn na. Has been shotted down. Uy, grabe naman talaga yun. Pero Esmeralda, papasok. Meron na ang sustain from Estes. Papasok nga sila ngayon. Pero there goes Esmeralda. Makukuha ni Tamos. Mega kill. Pero papalag naman. There goes Kufra. Makukuha naman siya ni Carry. Tumatrabaho sila ngayon. 11 minutes into this game. Grabe naman talaga. 9-1 ang score. Isa ang bawi ng SGD Omega. From kanina pa yan. Hindi pa sila nakakabawi dito ngayon. Sa game na ito. Tama ka dyan. Pero tingnan natin mga kaibigan na kailangan dito na SGD Omega na kumambak. Nako po, ito na ang winning moment nila. Last one win away na lang sila. Champion na. Pero mukhang magka game number 5 pa nga yata tayo dito. Tier tower onto the top lane. Babasagi na lang din. There's no one to defend that one out. Pero yun ako po, tamang hug lang din muna sa base ang SGD Omega. Oo, kumbaga, teka lang. Grabe si Estes dito with the sustains, with the damage from that slow. Napakasakit ng ginagawa ng Aether Atlas. Napapunish nila dito itong si Esmeralda. Teka lang, mukhang ito na nga. GG push na ba gagawin nila? Papasok na dala nga dito. Malapit sa may tower. Medyo nasa panganib sila ngayon. Pero magdadabog. Wow. There goes Tamos taking Kufra down. Panalabot ang matigas. Ito na nga, the sustain is their easy push. Either Atlas finishing this game number 4 easy peasy for them. Grabe yun, SGD Omega hindi na sila binigyan ng chance para makabawi. What a beautiful fight mga kaibigan. Truly. Welcome to the